Pagkakita ang pagkakita ni Molly kay Dave, ay kaagad nang laki ang mga mata nito. Ikaw? Bakit ikaw? Gulat na tanong ni Molly. Mabilis naman tumayo si Dave at sinalubong din ang tingin iyon ni Molly sa kanya. Bakit ikaw din? Gulat ding tanong ni Dave sa kanya. Bumaling naman ang tingin ni Molly sa kanyang ina. Mom, ayoko sa kanya. Sa iba niya na lang ako ipakasal. I hate him. Kunutong sigaw ni Molly. Sumagot naman kaagad si Dave na, wow! Sa tingin mo ba gusto kita? I hate you too. Sagot naman ni Dave. I want another fiance. Maring sabi ni Molly. Me too. I want another fiance. Mariing sagot din naman ni Dave. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Molly, parang stress ka na naman. Sabi ni Fatima, ang best friend ni Molly at kapatid na rin ang turing niya rito. Eh paano, nakakainis kasi yan si Mommy. Mukha tuloy nga ngayong arranged marriage namin ni Dave na yun. Na hindi ko pa nga siya nakikilala ng personal eh. At saka, wala pa talaga akong balak na mag-asawa at ipako ang sarili sa pagpapayaman at pagpapatakbo ng negosyo. Nakakainis talaga. Pagmamaktol naman ni Molly sa kanyang kaibigang si Fatima. Eh bakit kasi hindi mo muna kilalanin yung guy? I-search mo sa Google. Sigurado ako naroon ang mukha nun. O di kaya naman, ay mag-set kayo ng date nyo para makilala nyo isa't isa. Kasi sa buhay nating mayayaman, ganyan na talagang kapalaran natin. At saling lahi na yan, kaya wala na talaga tayong magagawa kundi tanggapin ang nakatadhana sa atin. Wika naman ni Fatima. Maaaring tama nga siya sa kanyang sinabi pero hindi pa rin talaga ito epektibo para kay Molly. Kung tutuusin ay marami naman talagang pagkakataon para kilalanin nila ni Dave ang isa't isa. Pero siya na talagang umayaw dahil wala naman itong saysay para sa kanya. Kaya ang tanging hiling na lang niya ngayon ay sana magkapareho sila ni Dave na ayaw pa rin magpakasal para mas madali nilang tanggihan ang magaganap na kasalan. Isa rin kasi sa bumubulabog sa konsensya ni Molly ay ang humihina na rin ng kanilang negosyo. At kapag tuluyang na-bankrupt ito, ay maraming mga empleyado mawawala ng trabaho at ayaw rin naman niya iyong mangyari. Kaya kung mapipilitan nga siyang makasal, ayon na lamang ang dahilan at hindi dahil mahal at gusto niya ang lalaki. Ayoko. Ayoko siyang kilalanin. Kapag ginawa ko yon, eh di parang sinabi ko na rin na binibigyan ko siya ng pagkakataon para makasal kami sa isa't isa. Kaya no way! Hindi ko gagawin yun ano? Maring sabi ni Molly. Samantala, Dave, kailan ka po magbabago? Hindi ka makontento sa iisang babae, dyan mo nalang inuubos ang pera at oras mo. Pati sa pagninegosyo, ayaw mo rin tulungan ang daddy mo. Mabuti na lamang at nariyan si Tyler para sumalo ng mga kapalpakan mo. E paano na lang kung wala siya? Kaya tama nga sila na ang pag-aasawa lamang ang makakapagpapatino sa'yo. Paninermo ni Ginang Francia sa kanyang anak na si Dave. Kasalukuyan silang naghahaponan. Naroon ang kanyang amang si Ginoong Tommy at ang kanyang inang si Ginang Francia at ang kanyang kuya na si Tyler. Si Dave ang bunso kaya talagang lahat ng luho at atensyon ay nasa kanya. Ngunit dahil sa hindi ito ay kinabuti ni Dave ay napilitan ang kanyang mga magulang na ipakasal na lamang ito kay Molly. Katulad ng dalaga, hindi pa rin niya ito nakikilala ng personal at wala pa rin sa kanyang bukabularyo na magpakasal kaagad. Wala pa rin direksyon ng buhay ni Dave. Sa babae, alak, bisyo at party lamang umiikot ang mundo ni Dave kumpara sa kuya niyang paborito ng lahat dahil kung tutuusin ay nasa kanya naman talagang lahat. Gwapo, magaling sa negosasyon, formal, at higit sa lahat ay profesional at matalino. Ngunit hindi naman nagsiselos dito si Dave dahil sa pamilya nila ay ang Kuya Tyler lamang niya ang kanyang kakampi. Sinermonan ka na naman ni Mommy, sabi ni Tyler kay Dave.
Naroon sila sa kanilang terrace sa itaas at nagpapahangin habang umiinom ng beer. Sanay na ako kay Mommy. Pero ayoko talagang maikasal. Ayoko, lalo pat hindi ko pa naman nakikilala yung babae. That arranged marriage is damn crazy. Inis na sabi ni Dave sabay shot ng beer. Ayaw pang matali ni Dave dahil hindi pa niya nalalasap ang buhay ng pagiging binata. Wala rin sa loob niya ang magpatakbo ng negosyo at dito pa ikutin ang buong buhay niya. Para sa kanya, boring itong gawin kaya hindi niya siniseryoso ang mga ganitong bagay. Balay mo naman, yung babae, maganda rin. Kilalanin mo muna bago ka magsalita. Baka mamaya, bandang huli, hindi mo napakawala ng babaeng yon. Wika pa ni Tyler na mabilis namang hindi sinang-ayunan ni Dave. Sa dami kong babae? Naku, hindi ako mauubusan. At isa pa wala sa sistema kong magseryoso kaya sigurado akong babae na ang unang susuko sa akin. Mayabang nasagot naman ni Dave kay Tyler. Napatawa na lamang si Tyler sa sinabing iyon ng kanyang kapatid. Napapailing na lamang siya dahil talagang wala pa sa pagseseryoso ang kanyang kapatid. Sa kabilang banda ay magkakaroon ng isang pool party ang kaibigan ni na Molly na si Charlene sa kanilang bahay at doon ay imbitado rin ang kaibigan ni Dave na si Patrick kaya isinama na rin ni Patrick ang kaibigan para may kasama rin siya roon. Hindi pa naia-announce ang arranged marriage ng dalawa kaya wala pa rin nakakaalam ng napipinto nilang kasalan. Molly, mabuti naman at nakarating ka. Where's Fatima? Bungad ni Charlene kay Molly na tila mag-isang nagtungo roon. Ah, susunod daw siya. May kadate yata yon kaya nauna na ako. Sagot naman ni Molly. Wow, mukha may love life na si Fatty ha. Anyway, tara na sa loob. Nag-iya na rin si loob si Charlene. Marami na bang tao? Tanong naman ni Molly. Oo, marami-rami na rin boys. Sabi naman ni Charlene at sabay na rin silang nagtungo sa loob. Sige Molly, mag-enjoy ka lang ha. Puntahan ko lang yung ibang bisita. Bahala ka na riyan ha. Enjoy ka lang. Wika ni Charlene at kaagad namang sumagot si Molly. Okay sis, sabi niya pa. Dahil wala pa si Fatima ay uminom na lang muna siyang mag-isa at umupo doon sa may tabi ng pool. Kumpara sa iba, nakasuot ng bikini at swimsuit. Si Molly naman ay nakasuot lamang ng maluwag na itim na t-shirt na may tatak na skateboard at saka itim na cycling shorts lamang. Ayaw niya rin kasing ibandera ang kanyang katawan dahil baka pagpiyastahan pa siya ng mga kalalakihan doon. At isa pa, ganito talaga ang style niya. Ayaw niya ng masyadong out pagdating sa katawan at pananamit. Sa kabilang banda ay dumating na rin sina Patrick at Dave. Sa dami ng babae ay tila namilog na ang mga mata ni Dave at hindi malaman kung sino ang uunahing tingnan. Bro, buti na lang isinama mo ako rito. Panalo sa daming chicks. Aniya kay Patrick. Numisin naman si Patrick. I told you, aayaw-ayaw ka pe. O ayan, magpakasawa ka sa babae. Sagot niya. Nagtungo na rin sila sa may bar area at kumuha na ng beer. Abala pa sa ibang bisita si Charlene kaya hindi pa niya napansin ang dalawa. Maya-maya pa ay tumuro naman si Patrick doon sa may kabilang bar. Tingnan mo yung babaeng yun. Yung nakaupo sa may bar. Si Felicia yun. Yung sikat na modelo. Ang ganda niya bro, ano? Pakiramdam ko. Makukuha ako siya ngayon. Mayabang nasabi naman ni Patrick kay Dave sabay shot ng beer. Tumingin lamang si Dave at sa isip na lamang siya nagbigay ng komento. Hindi ba yan ang mga type mo, mga long-legged babes? Dagdag na tanong pa ni Patrick kay Dave. Yeah, pero wala ako sa mood sa mga long-legged ngayon. I want something new. Yung bago sa panlasa ko. Sagot naman ni Dave. Wow, base pala sa mood mo ang gusto mo sa babae? Panunukso naman ni Patrick. Of course. Bastang masisigurado ko lang, hindi ako mazi-zero ngayon. Sabi pa ni Dave. Kaagad naman siyang kinansawa ni Patrick. Ayan si David Buencamino, matinik sa mga babae. Kaya idol kita eh. Banat niya pa sabay tawa. Balyo. Sagot naman ni Dave sabay shot ng beer. Ilang sandali pa ay nakita na rin nila si Charlene. Patrick?
Oh my gosh! I'm so happy nakarating ka! Akala ko hindi ka na makakapunta. Sabi ni Charlene sabay beso-beso kay Patrick. Ikaw ba naman ang pahihindian ko? Imposible! Sagot naman ni Patrick. Kaya mahal na mahal kita eh. Anyway, sino naman yung hunk na kasama mo? Pumihit naman ang atensyon ni Charlene kay Dave. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa nang may malagkit na mga tingin. I'm Brandon. Pagsisinungaling ni Dave. Napatingin naman sa kanya si Patrick at sinakya na lamang ang trip ng kaibigan. Brandon? Hi! You look so familiar. But anyway, you're so handsome ha, like Pat. Maarteng sagot naman ni Charlene sabay himas pa sa braso ni Dave. Patrick, ikaw nang bahala sa kanya ha. There's a lot of food there and drinks and most especially, girls. Kaya mag-enjoy talaga kayo. Dugtong ni Charlene. Yes, cha. Kaya na namin to. Thank you. Sagot naman ni Patrick at siya tuluyan ang nagpaalam si Charlene at iniwan na muna sila roon pansamantala. Okay, mauna na ako. Puntahan ko lang yung iba. Saan niya? Enjoy naman ang dalawa lalo pat unti-unti nang nagiging wild ang mga babaeng naroon. Sawarin sila sa alak dahil sa unlimited na supply at masasarap na pagkaing nakahain sa may buffet. Isang magandang babae naman ang lumapit sa kanilang dalawa. Hi Pat! Bati ng babae na animoy isang artista sa ganda. Natigilan naman ang dalawa lalo na si Patrick na napatitig sa kanya at pilit na inaalala kung sino itong magandang babae na nasa harapan niya. Sa sobrang dami niyang babae ay hindi niya na ito matandaan kaya nagbanggit na lamang siya ng pangalan kahit hindi siya sigurado. Francine, ikaw ba yan? Bungad na tanong ni Patrick. Umirap naman ang babae. Hi, yan na naman tayo. Sa dinami-rami ng babae mo, nagkakapalit-palit na kami ng pangalan. Simona, Pat. Simona! Sabi ng babae. Napakamot naman sa ulo si Patrick at tila napahiya. Oh, Simona, the photographer! Yeah, why would I forget you? Niloloko lang kita, syempre. Kamusta ka na ba? Pambobola pa ni Patrick. Dito talaga sila eksperto ni Dave sa pambobola. Para makabawi sa babae ay pinili muna nitong lumayo at iwan muna pansamantala roon si Dave. Bro, dun lang kami ha. Catch your fish now. Baka nakakadalawa na ako eh, wala ka pa rin. Banat naman ito sa kaibigan. Ulur. Sagot naman ni Dave at saka tuluyan na rin umalis si na Simona at Patrick. Sige bro, maiwan ka muna namin dyan. Sabi pa ni Patrick. Habang mag-isang umiinom sa may bar ay iginala na lamang ni Dave ang kanyang paningin. Halos lahat ng babaeng naroon ay nagkakatulad na at wala talaga siyang makita na kakaiba hanggang sa umagaw ng atensyon niya ang isang babaeng nakaupo sa may gilid ng pool at mag-isa ring umiinom, si Molly. Iniinom ni Dave ang huling shot sa hawak niyang bote ng beer at saka kumuha ulit ng dalawa. Tumayo siya at lakas loob niyang tinungo ang kinaroroon ni Molly. Hi! Panimulang bati ni Dave kay Molly. Kaagad namang napatingin sa kanya ang dalaga. Hi! Nakangiting sagot naman ni Molly. Nang lumingon sa kanya si Molly ay doon niya napagtantong ang kinitong ganda. Ilang segundo rin siyang napatunganga, talagang kakaibang itsura nito kesa sa mga babaeng nakilala niya na halos hindi na makilala ang tunay na pagkakakilanlan dahil sa kapal ng make-up at haba ng mga pilik mata. Napaawang pa nga ang kanyang labi habang nakatitig sa simpleng mukha ni Molly. Are you alone? Or nasa paligid lang ang kasama? Muling tanong naman ni Dave. Ah, may kasama ako pero wala pa siya rito kaya mag-isa pa ako ngayon. Honest na sagot naman ni Molly. Nakaupo lang siya roon habang tinatampisaw ang kanyang dalawang paa sa may swimming pool. Muli naman nagtanong si Dave bago umupo. A girl or a boy? Tanong niya kay Molly. Ha? Huh? Nagtaka naman ang dalaga. I mean yung kasama mo. A girl or a boy? Dugtong pa ni Dave. Napataas naman ang kilay ni Molly. Why are you asking? Tanong niya. Mabilis namang sumagot si Dave. Eh baka kasi pag lalaki, bigla na lang akong sapakin at magselos kapag nakitang magkausap tayo. Sagot niya. Nang mag-gets ito ni Molly ay kaagad na rin siyang sumagot.
Ah, my friend is a girl kaya wala ka dapat na ipag-alala. Nakatingala niyang sabi. Nice! Nakangiting sagot naman ni Dave. Katulad niya, itinanong na rin siya ni Molly para makasiguradong wala rin ibang magagalit sa kanya. Ikaw, are you alone or with someone? Tanong naman ni Molly. I'm with someone, sagot ni Dave. A girl or a boy? Muling tanong ni Molly. A boy, diretsong sagot naman ni Dave. Nice, sabi naman ni Molly. So, pwede na akong tumabi sa'yo? Muling tanong ni Dave kay Molly. Yes, please. Mabilis na sagot naman ang dalaga at kaagad na rin umupo sa tabi niya si Dave. Pagkaupo ay nagtanong na kaagad si Dave. Anong pangalan mo? Tanong niya sabay abot ng isang bote ng beer kay Molly. Tila ilang segundo rin nag-isip si Molly. Ayaw niya kasing ibigay ang tunay niyang pagkakakilanlan sa kung sino lamang nang hindi pa rin niya ito nakikilala ng personal. I'm Mika. Ikaw? Katulad niya ay nagpakilala rin si Dave gamit ang ibang pangalan. I'm Brandon. Ang cute naman ng name mo. Sabi niya at saka ng bola pa. Thank you. Anyway, friend ka rin at siya? You don't look familiar kasi eh. Sabi naman ni Molly. Palibhasa nga hindi pa naman nila nakikita ang isa't isa kaya talagang wala silang ideya na sila na palang pinagkasundo ng kani-kanilang pamilya na ikakasal kinabukasan. Nope, yung kasama ko. That man with the long-legged woman. He's Patrick, at siyang friend at siya. Sagot naman ni Dave at saka itinuro ang kinaroroonan ng kanyang kaibigan si Patrick. Mukhang magaling mambola yung kaibigan mo ah. Segway naman ni Molly. Napangisin naman si Dave at saka sumagot. Expert yun, sabi niya pa. Napatingin naman sa kanya si Molly na nanliliit ang mga mata. Iniisip nito na marahil ganon din si Dave kaya bumaling ang atensyon niya sa binata. Eh di ikaw rin. Taas kilay na tanong ni Molly. Mabilis naman sumagot ang binata na animoy sanay na sanay na ito sa ganitong mga galawan. Nako, hindi kami magkatulad ano. I have my own style. Sambit naman niya. Ilang oras din silang nagkwentuhan. Hindi na rin sumipot si Fatima kaya na-enjoy na ni Molly ang pakikipagbulahan kay Dave. Namumula na rin ang mga pisngi niya dala ng alak. Sa isip kasi ni Molly, ito na ang huling gabi na magiging single at masaya siya dahil bukas na bukas din ay nakatali na siya sa lalaking hindi pa naman niya nakikilala. You're drunk, sabi sa kanya ni Dave. Hindi ako nalalasing, baka ikaw ang lasing. Sagot naman ni Molly pero halata na sa mga mata niya na may tama na nga dahil sa namumungay na ang mga ito. Nako, kahit magdamag pa tayo dito, hindi ako malalasing. Mayabang naman na sagot ng dalaga. Sa kanya rin pagtataka ay hindi niya naiwasang magtanong pa kay Dave. Nga pala, sa dinami-rami ng babae rito, bakit ako ang nilapitan mo? Tanong ni Molly. Sandali namang napaisip si Dave. Saglit, eh bakit nga ba? Sabi ni Dave. Ah, kasi akala ko you're not enjoying the party. Nagkamali pala ako. Sagot niya. Kaagad naman itong sinang-ayunan ni Molly. Actually, you're right. I'm not enjoying. Boring. Pero ngayon, the best night is yet to come. Sagot ni Molly na tila may iba pang ipinapahiwatig. Sa gabing ito, bago sumapit kinabukasan ang araw na hinihiling ni Molly na sana hindi na mangyari, ay gusto niyang maranasan ang mga bagay na hindi pa niya nararanasan sa buong buhay niya. Handa na siyang isuko ang nag-iisang bagay na matagal niya nang iniingat-ingatan. Tara, sabi ni Molly. Sa titig ng dalaga kay Dave ay tila alam na ni Dave ang ibig sabihin nito. Dala ng kasabikan ay mabilis lamang nilang natapos ang kanilang pinagsaluhan. Naibigay at naisuko na nga ni Molly ang kanyang pagkababae kay Dave. Doon nalaman ni Dave na isa pa pala itong berhen kaya hindi siya makapaniwala. Tila nga kakaibang gabing yon para sa kanya dahil ngayon lamang siya naka-encounter ng ganito sa tanong buhay niya. Nauso pa pala ang mga berhen sa mga panahong ito na nagkalat ang mga babaeng halos ilang beses na nakikipagtalik. Nang matapos sila ay ilang segundo rin silang naghabol pa ng hininga sa pagod.
Nanginginig pa nga ang kanilang mga tuho dahil sa bilis ng pangyayaring yan. Tara na ulit sa loob. Yaya pa ni Dave. Inayos naman ni Molly ang kanyang buhok at siya sumagot. No, I think I gotta go. Diretsang sagot naman ni Molly. Nagsabi naman si Dave na siya nang maghahatid dito. Ihahatid na kita? Tanong ni Dave at kaagad namang umiling si Molly. No thanks, I brought my own car. Sabi niya at mabilis na bumaba ng sasakyan na animo'y walang nangyari. Okay, ito na lamang ang nasagot ni Dave. Kahit gusto na rin niyang umuwi ay hindi niya pwedeng iwanan si Patrick. Dahil nakisabay lang ito sa kanya at paniguradong magagalit ito sa kanya kapag iniwan niya ito roon na mag-isa. Kaya naisipan na lamang ni Dave na bumalik na lamang sa loob kahit hindi pa rin mawala sa diwa niya ang presensya ni Molly. Pagkabalik niya ay nagtungo kaagad siya sa bar dahil tila nahimasmasa na siya sa naging pagtatalik nila ni Molly. Muli siyang uminom ng beer at hinintay na lamang doon si Patrick. Bro, saan ka ba nang galing? Kanina pa kita hinahanap. Ano? Don't tell me, nakaisa ka na. Sabi ni Patrick kay Dave na makita nitong umiinom sa may bar. Sumagot naman si Dave sa tinatamad na boses. Yeah, sa isang boring na babae. Sabi niya sabay lagok ng beer. Nagkasalubong naman ang mga kilay ni Patrick at saka nagtanong. Boring? Pumatol ka sa boring? Nagtatakang tanong pa ni Patrick. Sinabi ko naman sa'yo, diba? Ibang mood ko ngayon sa babae. Pero I'll make sure na ngayon lang to. Hindi na mauulit. Sagot ni Dave. Hindi na mauulit dahil sisiguraduhin niyang muli silang magkikita ni Molly. Bakit naman? How's the experience ba? Muling tanong ni Patrick. Tumingin naman sa kanya si Dave at nagbigay ng isang makahulugang tingin. Nothing, I don't wanna share. Sagot niya. Ikinagulat naman ito ni Patrick at saka tinapik sa balikat si Dave. Wow, himala! Ngayon ka lang hindi nagkwento. Aniya. Baliw. Sagot naman ni Dave. Dahil talagang maloko si Patrick ay muli niyang tinanong at inalok muli ng babae si Dave. Gusto mo pa ba? Type ka pala ni Giselle eh. Yung babaeng kaninang kausap ko. Gusto mo sa'yo na? Wika ni Patrick. Alam mo bro, hindi ko alam kung natanda ka na ba at nagiging olyane na. Sa pagkakatanda ko, si Mona ang pangalan noon at hindi Giselle. Sabi naman ni Dave. Ay oo nga pala. Sa sobrang mapagmahal ko sa babae, nagkakandalabu-labu ng pangalan. Palusot pa ni Patrick at inirapan na lamang siya ni Dave. Ewan ko sa'yo. Wika niya. Ano, gusto mo ba? Pangungulit pa ni Patrick. Pero mukhang satisfied na sa una si Dave kaya tumanggi na siya. Saka na lang, nawala na ako sa mood. Palusot na lang niya para hindi na siya tuksohin pa ni Patrick. Ano kayang meron sa boring na babae yun at biglang nagbagong ihip ng hangin? Nagtatakang tanong naman ni Patrick na maging shy na hihiwagaan na rin. Wala, sige na. Pagkatapos ng isang boteng to, uwi na rin tayo. Sagot niya. Simula ng gabing yon hanggang pagka-uwi ni Dave ay hindi na mawala sa buong sistema niya si Molly. Tanong niya sa sarili kung magkikita pa ba silang muli. At sino nga kaya talaga siya? Para sa kanya ay kakaiba si Molly. Noong gabi lang ngayon siya nakakita at nakatagpo ng ganong klaseng babae. Palibasa, ang lagi niyang nakikita ay ang kanyang mga babae na halos magkakamukha na dahil sa mga kolorete sa mukha at maiikling damit na mga sinusuot. Iba nga ang tama niya kay Molly kaya lalong umusbong sa puso niya na ayaw niya nang magpakasal pa sa kung sino man ang babaeng ipinagkasundo sa kanya. Kinabukasan, dumating na nga ang araw na kanilang pinakahihintay. Walang excited sa araw na ito, maliban sa kanilang pamilya na nagdesisyon para sa kasalang ito. Molly, bumangon ka na riyan at nakakahiya sa pamilya ng mga Hernandez kung malilate tayo. Wika ni Ginang Corazon sa kanyang anak na si Molly, nakasalukuyang nakahundusay pa sa kanyang kama at tila wala talagang balak bumangon. Maaga siyang nakatulog kagabi kaya nakalimutan niyang ilock ang pintuan ng kanyang kwarto kaya dire-diretsyong pumasok ang kanyang ina. Ito na ang araw na kailanman ay hindi hiniling ni Molly na dumating pa. Kung maaari lamang na magkaroon ng time freeze ay hindi niya nadadaanan pa ang araw na ito.
Ayaw niyang maikasal sa lalaking hindi naman niya mahal at hindi man lamang nakikilala ng lubusan. Pagod na rin kasi siya sa mga ganitong klaseng kasunduan kaya pakiramdam niya ay wala na talaga siyang kalayaan at karapatan na masunod naman ang tunay na ginugusto niya. This is the day that Hernandez and Buen Camino will collide for the sake of both names in the business industry. At silang mga no choice na successor ng family ang magsasuffer dahil kailangan nilang ikasal ng sapilitan upang mas lumakas ang kapangyarihan ng dalawang angkan sa mundo ng mga negosyante. Gusto rin ng mga magulang ni Dave na magtinuna ito at makontento na sa isang babae, kaya napagdesisyonan na rin nilang maikasal ang dalawa sa lalong madaling panahon. Tila napuyat na nga si Molly dahil sa nangyari sa kanila ng isang misteryosong lalaki kagabi at iyon ay si Dave. Para kay Molly, hindi porket may nangyari sa kanila kagabi ay gusto na rin niya si Dave. Hindi ganun ang mga tipo niya. Mayabang at halatang babaero. Kaya lamang siya pumayag kagabi dahil gusto niyang maranasan sa huling pagkakataon ng kanyang pagiging dalaga ang ganoong romantikong bagay kahit na ang totoo ay isa pa siyang birhen. Ayaw niya kasing ibigay ito sa mapapangasawa niya kaya binigay niya na muna ito sa iba without knowing na si Brandon na nakasiping niya at si Dave na mapapangasawa niya ay iisang tao lamang. Kaya sa ayaw niya man o si hindi, ay si Dave pa rin na nakauna sa kanya. Samantala, iyon naman ang unang pagkakataon na may makasiping si Dave na birhen. Kaya hanggang sa makabalik siya kahapon sa loob, ay hindi pa rin siya makapaniwala na naka-divergenize siya nung gabing yon without knowing din na iyon din ang babaeng kanyang mapapangasawa. Mom, 5 more minutes please! Pakiusap ni Molly sa kanyang ina. Nakadapa pa siya sa kanyang malambot na kama at nakadalukbong ng kumot. Walang bahid ng excitement para sa araw na to. Walang gana at walang dahilan para magsaya. Kinontra naman kaagad ito ng kanyang ina. We're almost late, Molly. Pinahanda ko na kay Kevin ang isusuot mo. At si Sam na rin ang bahala sa hair and makeup mo. Kanina pa sila naghihintay sa dressing room kaya bumangon ka na. Pakiusap ng kanyang ina at umupo na sa tabi ng kanyang kama. Kahit mayaman ay simpleng babae pa rin si Molly. Simple lang kung manamit at kung pumorma. Na hindi nga siya pala ayos at mahilig sa makeup. Kung Camila Spa ay hindi Mayumi at Pino. Kaya lagi silang nagtatalo ng mommy niya dahil sa karakter na ito ng kanyang anak. Ngunit kapag naman nag-aayos ng pananamit at ng sarili, ay doon na napapahangang iba dahil sa tinatago nitong hidden beauty na maging ang ibang mayayamang babae kinaiinggitan siya. Noong magdebut nga siya ay halos simula hanggang matapos ang party ay sa kanya lamang napako ang paningin ng lahat dahil talagang hindi matatawaran ang angkin nitong kagandahan. Ngunit sa ganoong itsura, pakiramdam ni Molly na hindi iyon ang tunay niyang katauhan. Ayos na siya sa simple at sa mga komportableng damit kagaya ng maluluwang na t-shirt at pantalon. Kinahihiligan din niya kasi ngayon ang skating. Kahit pa na kung minsan ay siya lamang ang babae sa skatepark kasama ang mga profesional na mga skateboarders. Samantala, si Kevin ang kanilang personal designer at si Sam naman ang kanilang personal hair and makeup artist. They are both professional sa kani-kanilang larangan. Sa Paris lang naman sila nag-training at marami ng awards ang nakakot inside and out of the country. Anak, I know it's hard for you to take full responsibility of our business. Hindi sa lahat ng oras ay malakas at narito kami ng daddy mo. Kapag walang sumalo ng legacy namin ng daddy mo, parang tinapon mo na rin yung ilang dekada na pinaghirapan namin mapalagulang kumpanya natin. I know it's really hard, pero isipin mo na rin anak na maraming sitmurang magugutom kapag bumagsak tayo. I hope you understand, my dear Molly. At kung ay inaalala mo ay si Dave, baby don't worry. Pinalaki siyang responsable at maginoon ang kanyang mga magulang. And that I am sure. Hinimas ng ginang ang kanyang likod. Nang maramdaman niyang sinseridad sa sinabi ng ina ay agad siyang bumalikwas at hinawi ang kanyang kumot na nakatalukbong sa kanya. Bumangon siya sa pagkakahiga at umupo sa tabi ng ina. Mom, ayoko pang maikasal. Hindi ko pa nga nakikilala ng personal yung lalaking ipagkakasundo niyo sa akin. I still have a lot of dreams, Mom. Wala pa sa isip kong pagpapakasal. Wika naman ni Molly sa kanyang ina.
Kung si Dave ang iniisip mo, ako na nagsasabi sa'yo, he's a good guy. Walang masamang lahi sa mga Buen Camino. Lahat sila, maging yung kuya niyang si Tyler, ay mapait din. Kaya huwag mo nang alalahanin yon, anak. Hindi ka naman namin ilalagay sa isang sitwasyon na ikakasama mo. At mas mabuti na rin yung kilala ng pamilya natin ang mapapangasawa mo. Mahirap na. Baka mamaya ay manaman tala lamang ang mga mapusuan mo. We're just securing you and your heart. Umirap na lamang si Molly at naglabas ng isang mabigat na hangin. Sa puntong yon ay wala na talaga siyang magagawa dahil lahat ay nakaplano na at nakaayos na. Nakapag-desisyon na ang lahat kaya wala na talagang urungan. Palibhasa ay hindi siya mahilig sumama sa mga important gatherings or meetings ng kanyang mga magulang. Kaya wala siyang kilala sa mga anak ng mga kumpadre ng mga ito. Para sa kanya ay boring ang sumama sa mga ganoon kaya mas pinipili na lamang niya na ubusin ang oras sa pag-skateboard. Pagkalabas ng kanyang ina, tumayo na rin si Molly. Natural at simpleng dalaga lamang si Molly at walang hilig sa pag-aayos. Pero dahil kailangan niya ito upang maging kaakit-akit naman sa kanyang mapapangasawa, ay babaguhin niya ang sarili para mas maging madali na ang lahat. Tumayo na siya sa kanyang kama at nag-ayos ng sarili at saka dumiretso na sa kanilang dressing room katabi lamang ng kanyang kwarto. Good morning, Miss Molly. Buti naman pumayag ka na. Biro pa ni Kevin. Dumiretso si Molly sa may high chair at saka umupo. Yeah, I have no choice naman eh. Alangang umangal pa ako. Eh sila rin naman ang masusunod. Pagmamaktol pa ni Molly. Nagkatinginan na lamang sina Kevin at Sam at saka palihim ng umiti. Sa bagay nga, anyway, what kind of look do you want? Tanong naman ni Sam kay Molly. Sandaling nag-isip ang dalaga at tinignan ang kanyang sarili sa salamin. Matalim niyang tinitigan ang kanyang mukha. I want a wild and sophisticated look. Kaya bigyan mo ako ng look na makakapagpabago sa sweet character ko. Yung wild and sophisticated. Mariing sambit ni Molly. The simple Molly is the real character of herself. Ipinapakita niya lang ito sa mga taong close niya at kinagagaanan niya ng loob. At dahil hindi pa naman niya nakikilala si Dave ng personal, ay minabuti na lamang niya na ibahin ang kanyang look at image para matakluban ang tunay na siya. Good choice. Your wish is officially granted. Masayang sagot naman ni Sam at inumpisahan na nga nilang pag-aayos kay Molly. Ilang minuto lamang yung nagawa ni na Sam at Kevin at sa loob ng ilang minuto ay tila ibang babae nang nasisilayan ni Molly sa salamin. Ang looks na malayo sa tunay na pagkatao niya. Na makabangon si Molly at na makapag-ayos ay dumiretso na sila sa magiging venue ng kanilang arranged marriage. Naroon na rin ang mga Buen Camino at tanging sila na lamang ang hinihintay. Halata sa itsura ni Molly na hindi talaga interesado sa araw na ito at walang kabuhay-buhay kahit na posturang-postura ang kanyang mukha na nagpabago ng image niya. Go with the flow na lang siya at kung ano man ang mangyari ngayon ay hahayaan na lang niya. Same with Dave. Nakaupo lamang siya sa upuan habang nilalaro ang baso ng wine na kanyang hawak. Naroon din si Tyler at ang ilan sa kanilang mga malalapit na kaibigan. Nang makarating na roon si Molly ay laking gulat niya sa nakita. Pagkakita ang pagkakita ni Molly kay Dave ay kaagad na nalaki ang mga mata nito. Ikaw? Bakit ikaw? Gulat na tanong ni Dave. Mabilis namang tumayo si Dave at sinalubong din ang tingin na iyon ni Molly sa kanya. Bakit ikaw din? Gulat ding tanong ni Molly sa kanya. Bumaling naman ang tingin ni Molly sa kanyang ina. Mom, ayoko sa kanya. Sa iba niyo na lang ako ipakasal. I hate him. Kunot noong sigaw ni Molly. Sumagot naman kaagad si Dave. Wow! Sa tingin mo ba gusto kita? I hate you too. Sagot naman ni Dave. I want another fiance. Maring sabi naman ni Molly. Me too! I want another fiance. Mariing sagot naman ni Dave. Pumagitna na rin ang kanilang mga magulang sa nagiging tensyon sa pagitan ni na Molly at Dave. Nakiayon rin si Dave sa reaksyon ni Molly dahil ayaw niyang isipin ang babae na may gusto na siya rito. Kaya kahit ayaw niyang sabihin ay kailangan niya rin ipakita rito na kunwari ay ayaw niya rin sa dalaga. Ano bang nangyayari? Hindi na maaaring iurong ang kasal.
Humanahon nga kayong dalawa at maupo. Anas ng mommy ni Molly. Molly, sit down. Utos ng ginang sa kanyang anak. This is the day na mag-iisang dibdib na kayo. Buo na ang desisyon ng lahat, kaya huwag na kayong gumawa ng eksena. Sabi pa niya sa dalawa. Masama pa rin ang tingin ni Molly kay Dave. Para sa kanya kasi, ay wala lamang yung nangyari sa kanila noong gabing yon. Nahaluan na rin ng hiya dahil sa pagiging desperada niya na maibigay ang kanyang pagkababae sa lalaking iyon na iniiwasan niyang maibigay sa mapapangasawa niya. At siya namang naging kabaliktaran ng pangyayari. Sa kaiiwas niya ay kay Dave pa rin talaga siya bumagsak. At ito pang nakauna sa kanya na iniiwas-iwasan niya. Maaaring isipin ng iba na tanga nga si Molly para hindi ibigay ang pagkababae niya sa mapapangasawa niya at mas pinili pang ibigay sa iba. Pagpapakita niya lang ito na ayaw niya talagang maikasal at para sa kanya ay hindi karapat-dapat ang lalaking iyon na mauna sa kanya. Sa kabilang banday, ipinakilala na rin ang bawat partido ang dalawa sa isa't isa na mainit pa rin ang tensyon sa pagitan nila. Dave, she's Molly. Sabi ng mommy ni Dave sa kanya. Ikinagulat naman ito ni Molly at nalaki ang mga mata dahil noong gabi na nagkakilala sila ay hindi Dave ang ginamit niyang pangalan. Dave? So hindi Brandon ang pangalan mo? Anas pa ni Molly. Bumanat naman si Dave. At hindi rin Mika na pa-cute ang pangalan mo? Taas kilay niyang tanong. Hindi pa man nga mag-asawa ang dalawa ay parang mga aso at pusa na kumagbangayan. Kahit nasa harap pa sila ng kanika nilang pamilya. Sa pagkakataong ito ay pumagitna na ang mommy ni Molly at inawat na ang dalawa. Sandali nga lang, stop fighting, okay? You both are stressing me out. Anyway, Molly, he's Dave naman. At ilang minuto na lang ay magiging mag-asawa na kayo. Pansamantala may kinuha kaming unit para sa inyong dalawa at doon muna kayo pansamantalang titira. Alam namin na mahirap para sa inyo to dahil ngayon pa lamang kayo nagkita at nagkakilala. Pero alam naman namin na habang tumatagal ang pagsasama ninyo, ay doon nyo palalong mas makikilalang isa't isa. Hanggang sa tuluyan na kayong magkapalagayan ng loob. Sa simula lang mahirap, pero masasanay rin kayo sa buhay mag-asawa. Paliwanag naman ang ginang. Ngunit muli nakiusap si Molly sa huling pagkakataon. Mom, hindi na ba talaga magbabago ang isip ninyo? I will do everything. Huwag lang makasal sa lalaking yan. Pagalit na sabi ni Molly. Sumingit naman si Dave. Same here. Akala mo ba ikaw lang? Bawi niya pa. Molly, Dave, could you please stop? Nakakahiya kayo. After the ceremony, ipapahatid na namin kayo sa driver. Anas naman ang nanay ni Dave. Kahit naman magbangayan pa sila sa harap nila ay hindi na rin mababago ng dalawa ang desisyon ng mga ito para sa kanila. Sa ayaw man nila o sa gusto ay makakasal sila sa mga oras na to at wala nang makakapigil pa. Ilang sandali pa matapos ng seremonya ay natapos na nga ang civil wedding para sa dalawa. Bago tuluyang umalis ay binati muna ni Tyler ang kanyang kapatid na si Dave. Congratulations bro, you're married now! Nakangiting bati pa ni Tyler. Nakasimangot naman ang mukha ni Dave. Ako lang siguro ang groom na hindi masaya. Sabi niya. Okay naman siya. Cute at mukhang maalaga. Wika naman ni Tyler. Ayokong pakasigurado. Mukhang tuso. Sagot naman ni Dave na nalilisik pa rin ang mga tingin sa babae. Ngunit sa loob-loob niya ay may halong saya rin dahil hindi na siya mahihirapan pang hulihin o hantingin ang babaeng kanyang na-divergenize dahil nakatali na ito sa kanya. Habang buhay. Siya sige at naghihintay na sina mommy. Good luck sa honeymoon ninyo. Pahabol naman ni Tyler at saka sumagot ng malakas upang sadyang iparinig kay Molly. Walang honeymoon magaganap! Bulalas pa ni Dave. Bilang bahagi ng kanilang pagsasama ay kinailangan nilang bumukod na at pag-aralan ng buhay bilang mag-asawa ng sila lamang. Kung kaya't kinuha na sila ng kanilang pamilya ng condo unit na kanilang titirhan pansamantala. Seriously? Iisa lang ang kwarto? Taas kilay na sabi ni Molly na makapasok na sila sa loob ng unit at nang makita na ang buong kabuuan nito na may iisang kwarto lamang, sapat na para sa kanilang dalawa. Doon ka sa couch at ako doon sa kama, naiintindihan mo? Sabi naman ni Dave.
Lalong nagtaas ang kilay ni Molly at tumingin sa lalaki. Hoy lalaki, ang kapal naman ng mukha mo. Ako tong babae tapos akong patutulugin mo sa couch? Ha, sinasabi ko na nga be, tamang hinala ko na magaspang ang ugali mo. Mariing sabi pa ni Molly na halatang nagtitimpi na lamang sa napangasawa niya. Magaspang na ako magaspang, pero doon ka pa rin natutulog. Wika pa rin ni Dave at tila ayaw pa rin patalo. Sa pagkakataong yun ay mabilis na nagtungo si Molly sa loob ng kwarto na animoy isang bata para hindi na siya maagawan pa ni Dave. Hoy, anong ginagawa mo? Nauutal na tanong ni Dave. Bella, dyan ka matutulog. Pang-aasar at sinaraduhan niya ng pinto ng kwarto. Pwisit talagang babaeng yan. Bulong ni Dave sa kanyang sarili. Hanggang sumapit ang gabi ay hindi na talaga lumabas si Molly at wala na rin nagawa si Dave, kaya doon na rin siya sa couch na tulog. Nang sumunod na araw ay nakipagkita si Dave kay Patrick. Ano bro, kamusta ang first night bilang ulirang asawa? Paunang tanong ni Pat kay Dave. Bad trip. Sa couch ako pinatulog ng Amazonang yun. Inis na sagot naman ni Dave. Nabigla naman dito si Patrick. Sa couch? Sabi niya. Grabe, hindi kayo nagtabi. Maganda ba? Nagtatakang tanong naman ni Pat. Babaeng mukhang lalaki. Di malamang marunong mag-ayos. Eh mas malinis pa yata ako sa katawan kaysa dun eh. Sagot naman ni Dave. Sa sagot na iyon ay napangisi na lamang si Patrick dahil tila nakahanap na nga ng katapat si Dave. Tch! Mukhang nakahanap ka na ng katapat mo. Panunukso pa ni Patrick. Sa tingin mo papatalo ako sa kanya? Sisiguraduhin kong siyang unang susuko. Sagot naman ni Dave. Baka mamaya niyan. Ikaw na palang unang bibigay, ha? Muling panunukso pa ni Patrick kay Dave. Malabo, imposible. Mariing sagot naman ng binata. Kinaumagahan, abala naman si Molly sa kusina dahil pinag-aaralan niyang mag-bake ng cookies na napanood niya sa YouTube tutorial. Nagpapahinga naman si Dave sa my couch at abala naman sa pagsiselfone. Naistorbo lamang siya dahil hindi niya nagustuhan ng kanyang pangamoy ang binibake na iyon ni Molly sa kusina. Anong amoy yun? Kunot noong tanong ni Dave mula sa kanyang kinahigaan. Ngayon ka lang ba nakaamoy ng binibake na cookies? Mataray na tanong naman ni Molly. Yung mga naaamoy ko na cookies, mabango. Eh, yung sayo sunog. Sagot naman ni Dave. Nanlaki naman ang mga mata ni Molly at namumula pa ang pisngi. Ano ka mo? Pasigaw nitong tanong. Napangisi naman si Dave na mapagtanto niyang baka kung ano pang isipin ni Molly. Yung cookies ang tinutukoy ko. Sagot niya. Lalo namang naiinis si Molly. Kung ayaw mo makaamoy ng sunog na cookies, eh di lumayas ka dito. Maluwag ang pinto, oh. Makakaalis ka na. Bulalas pa ni Molly. Bakit ako aalis? Eh dito ako nakatara. Mayabang nasagot naman ni Dave na parang nangaasar pa. Eh di kung ganun, huwag kang maarte. Tiisin mo ang amoy. Bisit na to. Sabi ni Molly sabay irap. Sa kalagitnaan ng kanilang bangayan ay bigla namang may nag-doorbell. Sandali! Hoy, buksan mong pinto. Sigaw ni Dave at saka inutusan si Molly. Ako pa talaga? Eh ikaw ang malapit yan, diba? Taas kilay namang sagot ni Molly. Wala na nagawa pa si Dave kaya siya na rin ang nagbukas ng pinto. Napakatamad talaga. Sandali lang, nariyan na. Sigaw ni Dave na halatang tinatamad pa. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanyang kanyang kapatid na si Tyler para bumisita. Tol! Tyler, buti na padalaw ka! Halika, pasok ka! Sabik na sabi ni Dave. Nang makapasok si Tyler ay kagad siyang pinaupo sa may couch. Hoy, kuya ko! Bumati ka naman! Utal pa na sabi ni Dave kay Molly. Tumayo naman si Molly at nakaramdam ng kaunting hiya. Napakamukhang formal kasi ni Tyler at mukhang karespe-respeto kaysa kay Dave. Kaya ay mas mahiya siya rito kaysa kay Dave na halos kabaligtaran ng kanyang kuya. Hi po. Nahihiyang bati naman ni Molly. Ngumiti naman si Tyler at marahang tumango. Merienda? Singit naman ni Dave kay Molly.
Oo, sige. Gagawa lang akong merienda. Nauutal pa na sagot ng dalaga at binigyan muna ng oras ang magkapatid na magkamastahan. Opo ka. Oh, bakit ka napadalaw? Ay, alam ko na. Sinisigurado mo kung buhay pa ako, no? Huwag kang mag-alala. Ayos pang paghinga ko. Basta, kapag may nangyari sa akin masama, yan, yung Amazona lang yan ang may kagagawan. Muling banat pa ni Dave. Pinipigilan na nga ni Molly ang kanyang pagka-Amazonang ugali dahil nakakahiya naman kung ipapakita niya ito kay Tyler. Muli tila talagang sinusubok siya ng lalaking ito na kinasusuklaman niya. Ako pa talaga? Kapal talaga ng mukha mo. Bulalas pa ni Molly. Napailing na lamang si Tyler at pumagitna na sa dalawa. Enough na yan. Kayong dalawa talaga, oo. Anyway, pinapunta lang ako dito ni Mommy para ibigay sa inyo tong dalawa. As part of your wedding gift, nagbigay si na Tita Celine ng trip to Japan sa inyong dalawa. Here, sabi ni Tyler at saka inabot ang ticket kay Dave. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Dave habang nakatingin sa hawak na ticket. Japan? Eh, ano naman gagawin namin doon? Taas kilay nitong tanong. Kung hindi rin ito interesado si Dave, ay tila kabaligtaran na naman ito ang reaksyon ng kanyang asawa. Ikinatuwa ito ni Molly dahil para sa kanya ay second home na rin yang Japan. Japan? Wow! Kahit ilang beses na ako nakarating dyan, gustong-gusto ko pa rin balikan. Excited na sabi ni Molly. Bumalik ang mag-isa mo. Banat naman ni Dave. Kinakausap ba kita? Anyway, kuya, ito po, kain ka muna. Ako pong nag-bake niyan. Tikman niyo po yung cookie ko. Sagot naman ni Molly. Tsaka inilapag na sa may center table ang cookies na kanyang na-bake upang ipamerienda kay Tyler. Bakit? May masama ba sa sinabi ko? Nauutal na tanong ni Molly habang nakatingin sa reaksyon ng dalawa na makita ang itsura ng cookies na iyon. Para hindi mapahiya ay umiling na lamang si Tyler at saka nagtanong. Wala naman. Dark chocolate flavor nito, no? Nakangiting tanong ni Tyler at siguradong sigurado pa siya rito dahil sa kulay itim na kulay ng cookies. Natahimik naman si Molly at napalunok. Hindi na rin napigilan ni Dave ang kanyang sarili at humagalpak na ng tawa. Nagtaka naman si Tyler at saka muling nagtanong. Tila may mali sa sinabi niya dahil nagbago ang reaksyon ng mukha ni Molly. Anong nakakatawa? Tanong ni Tyler kay Dave. Tol, walang flavor yan. Sunog lang talaga. Tatawa-tawa pang sagot ni Dave na pigil-pigil pa rin ang pagtawa. Nagpapaka-baker kasi, hindi naman marunong. Sabi pa ni Dave kay Molly. Hindi naman malaman ni Tyler ang gagawin dahil tila nasaktan niyang damdamin ni Molly nang sabihin niyang dark chocolate ang flavor ng cookies kaya para makabawi nilakasan na lamang niya ang kanyang loob na tikman ang cookies. Let me taste it, sabi ni Tyler. Pinigilan naman siya ni Dave. Saglit, sigurado ka? Eh baka kasi may lason yan eh. Pangaasar niya pa. Nagsalita na rin si Molly. Kung para sa'yo yan, baka nga nilagyan ko na. Sabi niya pa kay Dave. Ilang sandali pa ay kumuha na nga si Tyler at saka tinikman ng cookie na ginawa ni Molly. Titig naman ang dalawa sa magiging reaksyon ni Tyler. Naka-cross finger pa nga si Molly at kasalukuyang hinihiling na sana ay magustuhan niyo ni Tyler. Masarap! It tastes good! Marunong ka palang mag-bake? Sabi ni Tyler nang matikman ang cookie na gawa ni Molly. Hindi naman makapaniwala ang dalawa, lalong-lalo na si Molly. Talaga po? As in? Hindi kayo nagbibiro? Masarap? Sunod-sunod na tanong ni Molly kay Tyler. Yes! Mukha ba ako nagbibiro? Sagot naman ni Tyler. Hindi naman po, pero kung ganun po, salamat. Wika ni Molly. Masyado mo naman akong pinapatanda. Tyler na lang. Huwag nang kuya at alisin mo na rin ang po, okay? Sabi naman sa kanya ng binata. Okay. Gusto niyo po ba marami pa ron? Magdala ka sa bahay para matikman nila. Excited na sabi naman ni Molly. Maya-maya pa'y pasimple sanang kukuha ng isa si Dave. Ngunit mabilis namang natapik ni Molly ang kanyang kamay. Anong ginagawa mo? Tanong ni Molly na nalilisik naman ang mga mata.
titikman ko rin sana yung cookie mo. Sagot naman ni Dave. At sino may sabi sa'yo yung ipapatikim ko sa'yo tong cookie ko? Manigas ka riyan. Matapos mong lait-laitin kanina, tapos biglang gusto mo na? Ah, saglit lang Tyler ha, ibabalot ko lang. Mataray na sabi ni Molly tsaka tumayo na para ipagbalot si Tyler ng ilan para sa kanyang in-laws. Nang makatalikod si Molly ay mahina muling tinanong ni Dave si Tyler. Hoy tol, masarap pa talaga? Mahinang tanong ni Dave. Ewan ko, sagot naman ni Tyler. Nang sumunod na araw ay muling dumalaw si Tyler sa kanila. Mukhang napapadalas na nga ngayon ang pagdalaw ni Tyler sa kanila at napansin naman kaagad ito ni Dave. Oh, tol, napadalaw ka ulit, sabit ni Dave. Alam mo na, gustong i-make sure ni Mommy kung maayos lang kayo rito, sagot naman ni Tyler. Pero ang totoo ay nagkakagusto na rin siya kay Molly, pero pinipigilan niya ito at pilit na itinatago. Eto, humihinga pa naman. At tulad ng inaasahan ko, boring ang pag-aasawa, sagot pa ni Dave. Napatingin naman si Tyler kay Molly na tila nahihirapan sa pagsizipper ng kanyang jacket habang nakatayo sa harap ng salamin. You need help? Maginoong tanong ni Tyler kay Molly. Hindi, okay lang ako, kaya ko to. Thank you. Sagot naman ni Molly na tila hirap na hirap pa rin sa kanyang ginagawa. Pwede na humingi ng tulong kapag hindi kaya, sabi ni Tyler at saka tumayo mula sa kanyang kinauupuan at nilapitan na si Molly upang tulungan ito. Napatingin na lamang si Dave sa ikinikilos ng kanyang kapatid. Nang maitaas na ni Tyler ang zipper ng jacket ni Molly, nang walang kahirap-hirap ay muli na itong bumalik sa couch kung saan siya nakaupo kanina. Thank you, Tyler, nahihiyang sabi naman ni Molly. Ilang sandali pang nakapag-ayos na si Molly ay kinuha niya ng kanyang backpack at saka akma ng lalabas ng pintuan. Saan ka pupunta? Utal na tanong ni Dave. Sumagot naman kaagad si Molly. None of your business. Bye, Tyler. Mataray na sagot ni Molly at saka kay Tyler na lamang ng paalam. Nagkatinginan na lamang magkapatid at napailing na lamang si Dave. Sa kabilang banday, buhay na ni Molly ang pag-i-skateboard. Napagkamalan pa nga siya dati na isang tomboy dahil sa suot nito sa sport na kanyang kinahihiligan. Mga ordinaryong skateboarders lang din ang kasama niya rito. Wala siyang pakialam sa estado ng buhay niya dahil simple at ordinaryong babae lang din naman ang turing sa kanya rito ng kanyang mga kasamahan. Marami ng tao sa skatepark dahil ngayon ang araw ng exhibition event nila ng team niya na dadaluhan ng iba pang mga professional skateboarders. Molly, kamusta ka na? Ang tagal mo nang hindi napapadpa dito ah. Bungad sa kanya ni Alexa. Kaibigan niya roon na rookie pa lamang din o baguhan sa pag-skateboard. Hay nako, kung pwede nga lang dito na ako habang buhay eh. Nag-start na ba? Sagot naman ni Molly. Malapit na, padating na rin yung iba. Sabi naman ni Alexa. Minasta na ba ni Molly ang buong paligid at hindi makapaniwala sa dami ng tao na dumalo para mapanood ang exhibition nila? Grabe, ang daming viewers ngayon, nakakatuwa. Namanghang sabi naman ni Molly. Oo nga eh, tugon naman ni Alexa. Maya-maya pa ay lumapit na sa kanila si Sander. Isa sa kuya-kuyahan niya roon sa team. Hi Molly, bungad ni Sander. Hi Sander, sagot naman ni Molly. Ready ka na ba? Nakangiting tanong nito sa dalaga. Sinuklian naman ni Molly ang mga ngiting yon at saka sumagot. I'm always ready, Sands, sabi naman ni Molly. That's our girl. Tara, backstage na tayo. Warm up, sabi naman ni Sander at niyaya na sa backstage ang dalaga. Sige Alexa ha, maiwan muna kita riyan, sabi pa ni Molly. Sure Molly, good luck, sagot naman ni Alexa. Ito talaga ang tunay na pagkatao at personalidad ni Molly. Hindi pa sweet o pa cute. Mas gumaganda siya lalo kapag nasa loob siya ng skate park dahil simple lamang siya habang seryosong ginagawa ang kanyang mga tricks. Dahil maraming nangyari na pahinto siya sa practice, ngunit bago naman siya sumala ngayon, ay sinigurado niya na nasa kondisyon siya at kalmado ang isip para hindi ma-distract at magawa ng maayos ang kanilang stunts.
Sa kabilang banda ay nakasunod na pala sa kanya si Dave. Pinarada muna niya ang kanyang sasakyan sa labas at saka pumasok na sa loob ng park. Iginala niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Maraming tao at karamihan sa mga ito ay mga kalalakihan. Tila siya lamang ang kakaibang suot na naka long sleeve at maong na pantalon at saka nakabalot pang sapatos. Palibasay, matangkad at gwapo, kaya sa kanya napatingin ang mga mata ng ibang mga kababaihang naroon. Hinahanap niya si Molly, ngunit hindi niya makita. Nabiglang nagsalita ang isang lalaki sa mikropono at nagbigay na ng hudyat na magsisimula ng palabas. Umupo na rin ang lahat sa may bench and bleachers. Nanatili naman nakatayo si Dave upang abangan ang mga susunod na mangyayari. Anong lugar to? Nang makita niya ang iba na may mga bitbit na skateboard ay tila alam niya ng mangyayari. Sa backstage naman ay nagsimula na rin mag-briefing ang leader nilang si Sander. Okay, in 5 minutes magsisimula na tayo. Relax lang at huwag mapre-pressure para hindi masira ang exhibition, okay? Kaya natin to! For the crowd! Anas ni Sander at saka sabay-sabay na silang sumigaw para sa pagsisimula ng kanilang event. Isa-isa na silang lumabas mula sa backstage patungo sa loob ng skatepark. Nalaki ang mga mata ni Dave na makita ang kanyang asawang si Molly. Hindi siya makapaniwala na may talento pala sa ganito ang kanyang napangasawa. Ibang-iba rin ang kanyang itsura na nakasuot pa ng sombrero at maluwag na t-shirt. Naaalala niya pa noong unang gabi na nagkakilala sila sa may pool ay ganito rin ang kanyang suot. Doon niya napagtantong isa pala itong skateboarder. Nang magsimula na sila ay lalong napamangha si Dave dahil sa husay nito. Halos suwabe ang galawan at halatang sanay na talaga sa kanyang ginagawa nang biglang sa isang hindi inaasahang pangyayari ay napasigaw lahat dahilan ng paghinto ng mga skaters. Molly! Sigaw ng katim ng dalaga. Nagkamali ang bagsak ni Molly at tila napuruhan ang kanyang paa. Wala na rin pinalampas pang segundo si Dave kaya nilapitan niya na ang kanyang asawa. Nabigla naman sila sa paglapit ni Dave kay Molly. Hoy, ayos ka lang? Nag-aalala ang tanong ni Dave. Ang sakit! Nakangipit na sabi ni Molly. Humarang naman si Sander kay Dave sa pag-aakalang isa lamang ito sa mga fans na naroon. Excuse me, hindi pwedeng audience dito sa loob. Kami nang bahala kay Molly. Sabi pa ni Sander. Pigil naman sa galit si Dave na tumingin kay Sander. Asawa niya ako, kaya kukunin ko siya. Mariin niyang sabi, sabay binuhat na si Molly at dinerecho na sa kanyang sasakyan. Nang maisakay na ni Dave si Molly ay inistart na rin niya ang kanyang kotse. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? May kotse ako, kaya kong mag-drive. Sabi ni Molly na tila siya panggalit. Tumahimik ka na nga riyan. Napuruhan na nga yung paa mo, taas pa rin ang pride mo. Sagot naman ni Dave at tuluyan ang nagmaneho. Tumahimik na lang si Molly dahil sa tingin niya ay seryoso na nga si Dave kaya ayaw niya nang salubungin pa ang galit nito. Masakit pa ba? Diretso tayo sa clinic. Malumanay na tanong ni Dave habang ang mga mata ay nakatuon pa rin sa daan. Okay lang ako, huwag ka na mag-abala pa. Sagot naman ni Molly. Napakagat naman sa ibabang labi si Dave at saka tumingin kay Molly. May ayos ba na kulang na lang ay umiyak sa sakit? Huwag ka nang magbatigas dahil kapag hindi ko to ginawa, mababadshot na naman ako kay mommy at ako naman ang masama. Sagot pa ni Dave. Nagbago naman ang reaksyon ni Molly. Buong akala pa naman niya, kaya ito ginagawa ni Dave ay dahil talagang may malasakit na ito sa kanya. Ayun pala ay para pa rin sa pansariling kapakanan. So, ginagawa mo lang talaga to for your own sake. I can manage myself. Pagkadala mo sa akin sa clinic, iwanan mo na rin ako. Maruing sabi pa ni Molly. Naglabas na lamang ng mabigat na hangin si Dave at saka sumagot ng pagalit. Bahala ka nga sa buhay mo. Ikaw na ang tinutulungan, ikaw pang galit. Bulalas niya at sinunod na nga nito ang sinabi ni Molly na iwan na lamang ang asawa sa clinic. Pagka-uwi sa bahay ay kaagad kinumpranta ni Molly si Dave dala ng sobrang inis dito. Talagang iniwan mo ako sa clinic? Galit na sabi ni Molly. Eh, hindi pa sabi mo iwanan kita doon? Ang gulo mo rin ano? Inis na sagot naman ni Dave. Kahit pa! Sana hindi mo pa rin ako iniwan. Wika ni Molly. Umiling na lamang si Dave
dahil siguradong kung papatol pa siya ay baka abutin pa sila ng umaga sa kanilang bangayan dahil wala rin namang magpapatala sa kanila. Hi, ewan ko sa'yo. Iiling-iling na lamang nasagot ni Dave. Sa paghakbang naman ni Molly ay bigla namang kumirot ang kanyang paa. Ah, aray! Sabi pa ni Molly. Napabalikwas naman si Dave sa kanyang kinauupuan at kaagad na nilapitan ang asawa. Kahit namang ganit siya dito ay hindi pa rin niya ito matiis. Ah, ano masakit? Nag-aalala ang tanong ni Dave. Yung paa ko, kumikirot eh. Sagot ni Molly habang nakahawak pa rin sa kanyang paa na nasuklo. Hindi naman malaman ni Dave ang gagawin kaya binuhat na lamang niya si Molly at dinala na sa kanyang kwarto. Wait! Anong ginagawa mo? Utal na tanong ni Molly. Dinala na ni Dave si Molly sa kanyang kama at doon ay marahan na maingat na inihiga ang dalaga. Magpahinga ka na lang dyan sa kwarto mo. At simula ngayon, hindi ka na muna mag-skateboard na yan. Kuha mo? Seryosong sabi pa ni Dave kay Molly. Aba, sino ka ba para? Makikipagtalo pa sana si Molly nang biglang dinugtungan na ito ni Dave. Isang imik mo pa, halikan na kita. Pambabanta niya sa dalaga. Sa takot na mahalikan ay tumahimik na lamang si Molly at sumunod na lamang sa kanyang asawa. Habang tumatagal ay unti-unti na rin gumagaan ang loob nila sa isa't isa. Nasasanay na rin si Molly sa company ni Dave at ganun din naman si Dave sa kanya. Kahit pa masasabing hindi talaga naging maganda ang kanyang simula, ay unti-unti namang napapatunayan ni Molly na may good side din naman si Dave. Hindi lang bilang asawa, kundi bilang isang lalaki. Napapangiti na lamang siya minsan kapag bigla-bigla na lamang itong nagiging malambing at romantiko na malayo-layo sa Dave na nakilala niya noong una. Unti-unti na rin nakakalakad si Molly dahil sa alaga ni Dave sa kanya. Kinagabihan, napansin ni Molly na nakabihis pang alis si Dave na parang may pupuntahan. Saan ka pupunta? Mahinahong tanong ni Molly sa kanya. Habang nakatingin sa salamin at inaayos ang sarili ay sumagot naman si Dave. Sa club, nagyaya si Patrick. Malumanay na sagot naman ni Dave. Okay, matipid na sabi ni Molly. Napatingin naman siya sa reaksyon ng mukha ng babae. Oh, ba't ganyan ang mukha mo? Tanong ni Dave kay Molly. Bakit? Anong problema sa mukha ko? Nauutal na sagot naman ng dalaga. Wala, sige, aalis na ako. Paalam pa ni Dave. Sige, ingat ka. Malambing na sagot naman ni Molly. Bigla na lamang siyang kinilibutan sa kanyang sinabing iyon dahil hindi siya sanay sa ganoong kalambing na kanyang asawa. Wari niya naman ay nagustuhan ito ni Dave dahil umalis ito ng unit ng maingiti sa kanyang mga labi. Ayaw sanang payagan ito ni Molly pero baka mag-away na naman sila kaya hinayaan na lamang niya ulit si Dave at inabala na lamang ang sarili sa panunood ng mga baking tutorial sa YouTube. Samantala, nang makarating si Dave ay hinanap niya kaagad si Patrick sa kanilang laging pinapwestuhan. David, the chick magnet! Akala ko'y napaku ka na sa pagiging ulirang asawa eh. Malakas na sambit pa ni Patrick nang makita ng papalapit na ang kaibigan sa kanya. Kaliwat kanan na naman ang kanyang babae na pawang kanina pang naghihintay doon. Umupo naman si Dave sa harapan ng couch na kinauupuan nila at saka kumuha ng beer. Gago, nagpunta lang ako dito para sa alak, sabi pa ni Dave. Ngumisi naman si Patrick. Eh, sa babae, tanong niya. Pas, diretso namang sagot ni Dave at parang wala nang ganang mababae at napansin naman kaagad ni Patrick ang malaking pagbabago nito kay Dave. Dahil dati-rati naman ito ang kauna-unahang kumukuha kaagad ng babae na akala mo pa ay mauubusan. Pero ngayon, mukhang talagang nagbago na si Dave at maaaring dahil ito kay Molly. Wow! Isa talaga tong himala! Panunukso naman ni Patrick sabay tawa. Huwag kang mag-isip ng kung ano riyan. Wala lang ako sa mood. Palusot naman ni Dave. Sabi mo eh. Carrie, tabihan mo nga yan si Master Dave. Kulang lang yan sa babae kaya ganyan eh. Panguwit pa ni Patrick. Wala pang ilang segundo ay tumabi na nga kay Dave ang babae. Hi, ipakilala mo naman ako sa kasama mo, Pat. Maarting sabi ng babae. Umirap lang naman si Dave at walang pakialam sa babae. Tamang inom lang siya hanggang sa magkatama ay hindi na siya namamalayang hinahalikan na siya ng babae.
Sa paghalik na iyon ay naitulak niya palayo ang babae sa kanya. Damn it! Inis na sabi ni Dave. Ngunit bago pa man niya naitulak ang babae ay nakita na sila ni Fatima. Huling-huli sa akto sa pagkakahalik na iyon ay nakuhanan niya kaagad ng litrato at isinad niya kaagad sa kaibigang si Molly. Oh my! Parang si Dave yun ah! Saglit, picturean ko nga! Sabi pa ni Fatima. Habang nag-i-enjoy naman si Molly sa panonood ng mga baking tutorials, ay isang mensahe naman galing kay Fatima ang nag-pop up sa notification niya, kaya tumigil muna siya sa panonood at inopen ang message na iyon. Nang ma-open niya ang litrato ay mabilis nagbago ang reaksyon ng mukha niya. Hindi niya alam kung nagsuselos ba siya o ano, pero ang tanging alam lang niya sa ngayon ay parang nasaktan siya. Oo, nasaktan siya at sigurado siya doon. Dati-rati na may ayos lang sa kanya pero bigla ngayon ay nasasaktan na siya. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Hanggang sa makauwi na rin si Dave at doon na lamang siya sa may couch naghintay. Bakit gising ka pa? Tanong sa kanya ni Dave. Patay na ang ilaw ngunit maliwanag pa rin ang buong lugar dahil sa liwanag na dala ng buwan na nakatutok sa kanila mula sa malaki at malapad nilang bintana. Hindi ako makatulog eh. Mahinang sagot ni Molly. Umupo naman si Dave sa tabi niya at malayang isinanda lang kanyang likuran doon sa sofa. Kamusta ang party? Tanong ni Molly. Pinihit naman ni Dave ang kanyang ulo sa direksyon ni Molly na seryosong nakaupo sa kanyang tabi tsaka sumagot. Ayos lang naman. Bakit mo ka nakamusta? Wala namang bago sa party eh. Sagot niya. Sabagay, tama ka. Wala namang bago. Dahil ang nagbabago lang naman yung mga babaeng kinukolekta mo. Hindi na nga nakapagpigil pa si Molly kaya dinerecha niya na si Dave. Napabalikwas naman si Dave at nabigla sa sinabing iyon ni Molly. Anong pinagsasasabi mo? Kunuto nitong tanong. Tahimik lang si Molly at tila humuhugot pa ng lakas ng loob na kumprontahin ang asawa tungkol doon sa litrato na ipinasa sa kanya ni Fatima. Huminga na lamang ng malalim si Dave at umayos na ng upo. Umalis ka nga riyan, hihiga na ako. Utos niya kay Molly. Doon ay inilabas na ni Molly ang kanyang cellphone at ipinakita ang litrato. Ito. Itong babaeng to. Pang ilan siya? Taas kilay at matapang na tanong ni Molly kay Dave. Napakagat na lamang sa kanyang pangibabang labi si Dave at tila nahulasan bigla. Lasing ako, hindi ko alam yan. Sagot niya. Ayos lang. Huwag kang ma-pressure. Okay lang naman sa akin eh. Kahit ilang babae pa yan. Mataray naman ang sagot ni Molly. Kahit nagsiselo siya, kailangan pa rin niyang itago ito para hindi isipin ni Dave na bumibigay na rin siya. Kung okay lang sa'yo, eh bakit ganyan ka? Daig mo pang mommy ko sa paninermon. Sabit naman ni Dave. Wala, dyan ka na nga. Pagalit pa na sabi ni Molly. Tatayo na sana siya nang tigilan siya ni Dave at hawakan ang braso niya. She's Carrie. At kung nakita mo lang sana kung paano ko siya pinaalis matapos ako mabigla sa halik na yon, hindi ka magkakaganyan. Seryosong pagtatapat naman ni Dave. Tumingin naman sa kanya si Molly na may pagtataka. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka niyang tanong. That kiss is nothing to me. Kaya ako nagpunta roon para lang sa alak at hindi sa babae. Mahirap paniwalaan? Well, hindi ko na problema yon. Paliwanag naman ni Dave at saka muli nang isinanda lang kanyang likod sa may couch. Bakit mo sinasabi yan? Sa tingin mo ba nagsiselos ako? Hindi no. Bakit naman ako magsiselos? At saka wala naman. Sunod-sunod na tanong ni Molly. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, ay mabilis na ang inilapit ni Dave ang kanyang katawan sa katawan ni Molly. At saka hinawakan ang dalawa nitong pisngi at walang pakundangang hinalikan nito sa kanyang labi. Gusto pa sanang pumalag ni Molly ngunit heto na naman yung lasa ng mga halik ni Dave na matagal niya nang hinahanap-hanap. Katulad nung una, marahan lang iginalaw ni Dave ang kanyang mga labi. Para kasi sa kanya, iba ang labing iyon ni Molly na birhen kaya hindi dapat minamadali. Gusto niyang lasapin ang bawat halik na iyon na para bang wala nang bukas pang sasapit. Naka-sleeveless lamang noon si Molly kaya madali na para kay Dave na hubarin ito ng marahan.
Sa isip ni Molly, hindi naman ito pagkakasala o muling kabawasan sa kanya dahil una sa lahat, si Dave din naman ang nakauna sa kanya. At isa pa ay, asawa niya na ito kaya wala na dapat ipag-alala pa. Mas maginoo pa nga si Dave sa ganitong pagkakataon kaya gustong gusto ni Molly ang kanyang ginagawa. Tanging ungol lamang nila ang naririnig sa lalim ng gabing iyon. Kahit nahalik pa lamang na ibibigay nila sa isa't isa. Tila na wala ngang biglang galit at inis na nararamdaman ni Molly kani-kanina lamang at napalitan na ito ng labis na kagalakan at kasabikan. Habang nakapikit si Dave ay sandali namang iminulat ni Molly ang kanyang mga mata upang pagmasdan ang itsura ni Dave habang humahalik. Pasimple siyang napapangiti dahil aminin niya man o sa hindi ay talagang gwapo ang kanyang asawa kahit sa anong anggulo. Sa isip niya ay ganito rin kaya siya kaswabe humalik sa ibang babae? O sa kanya lang? Pero kung ano pa man ang kasagutan sa mga katanungang yon, ang mahalaga ay siyang nagmamayari ng mga labi ngayon ni Dave at sisiguraduhin niyang wala ng babae pa ang muling makakatikim ng mga halik na iyon mula sa kanyang asawang si Dave. Tuluyan na nga ring naging sunod-sunuran si Molly sa sistema ni Dave hanggang sa maangkin na nga nila ang buong lalim ng gabi. Kinaumagahan, nasa ganoong pwesto pa rin sila. Magkayakap at mahimbing na natutulog, na tanging kumot na lamang ang saplot sa kanilang katawan. Naunang nagising si Molly, hindi siya makaalis dahil sa mahigpit na pagkakayakap sa kanya ni Dave na para bang ayaw na siyang pakawalan pa. Hoy, gumising ka na nga. Mahinang sabi pa ni Molly kay Dave. Pinindot-pindot pa ang kanyang daliri ang matangos na ilong ni Dave para magising lamang binata. Mamaya, ang aga-aga pa eh. Sagot naman ni Dave na halatang inaantok pa. Sige na, pupunta pa ako sa skate park. Pangungulit naman ni Molly. Sa sinabi niyang yun ay bumalikwas na naman si Dave at saka bumangon. At sino may sabi sa'yo na pupunta ka ron? Seryoso niyang tanong. Bakit? Hindi ba pwede? Nauutal namang sagot ni Molly. Nakita mo nang nangyari sa'yo, di ba? Hindi ka ba nadadala? Paliwanag ni Dave at saka ginugulo-gulo ang buhok niya at muling nahiga. Eh, hindi naman na masakit eh. At saka magpapaalam lang ako ng maayos sa ka-team ko. Alam kong nag-aalala rin sila. Wika naman ni Molly at muling kinumbinsi ang kanyang asawa. Malakas na bumuntong hininga si Dave at saka sumagot. Hay, sige, pero sa isang kondisyon. Kasama ako, sabi niya. Sasama ka? Gulat na tanong naman ni Molly. Tumaas na naman ang kilay ni Dave. Bakit, hindi ba pwede? Tanong niya. Hindi naman, nakakapanibago lang. Sagot ni Molly at saka tuluyan na rin siyang bumangon. Unti-unti na nga nagiging makatotohanan na sa kanilang dalawang lahat. Nagmumukha na talaga silang mag-asawa dahil sa lagi na silang magkasama. Hindi na rin pumaparty si Dave at wala na rin sa bokabularyo ang mga babae. Bigla nga nagbago ang lahat ng pilitan silang pasukin ang pag-aasawa na buong akala nila ay hindi gagana sa kanila. Bumigay ang pusong bato ni Dave kay Molly kaya hindi niya na hinayaan pang mabago ito. Dahil para sa kanya ay masaya naman pala ang pag-aasawa kapag hindi na kailangang ipilit. Sa isip niya ay mabuti na lang at hindi siya bumigay. Buti na lang at hindi niya kaagad sinukuan na babaeng akala niya ay wala lamang noong una. Noong mga sumunod na araw ay nagpaalam nga muna ng hiatus si Molly sa pag-i-escape dahil hindi na rin naman fully recovered ang kanyang ankle. Ilang linggo na rin nakalilipas nang imbitahan naman sila ng mga magulang ni Dave sa kanilang bahay para sa isang importanteng meeting tungkol sa bago nilang binabalak na negosyo. Habang abala si Dave sa bahay ay minabuti naman ni Molly na magtungo na muna sa itaas sa open air ng part naman siya ni na Dave para magpahangin. Nakita naman siya ni Tyler kaya sinundan niya ang dalaga. Bakit wala ka sa baba? Tanong ni Tyler kay Molly habang may hawak na baso ng wine. Ikinagulat naman ni Molly ang biglang pagsulpot ni Tyler. Tyler, ikaw pala. Ah, wala naman. Gusto ko lang magpahangin. Sagot niya. Tumayo na rin si Tyler sa kanyang tapi at saka pinagmasa na rin ang ganda ng buong paligid na tanaw mula doon sa kanilang kinatatayuan. Ah, sa bagay, mas masarap pa rin ang sariwang hangin kaysa sa pinag-uusapan sa baba na puro na lang negosyo, no?
Tanong ni Tyler sabay tingin kay Molly. Ngumiti naman ang dalaga. Tama ka, sabi niya. Nagtaka naman si Tyler at wala sa tabi niya si Dave. Where's your husband? Pinapasakit pa rin ba niya ang ulo mo? Tanong sa kanya ni Tyler. Iginala naman ni Molly ang kanyang paningin. Nariyan lang kanina eh, baka bumaba lang saglit. At isa pa, pasaway naman talaga yung kapatid mo. At alam kong napapasakit ko rin ang ulo niya kaya patas lang kami. Pabirong sabi naman ni Molly kay Tyler. Mukhang umaayos na rin ang pagsasama niyo ah. Tuloy niyo lang yan. Payo naman ni Tyler sabay ngiti. Maya-maya pa ay lumitaw na rin si Dave. Molly! Tawag ni Dave. Oh, nariyan na pala si Dave. Sabit naman ni Molly. Let's go home. Tapos na sila. Seryosong utos ni Dave. Dumistansya na rin si Molly kay Tyler at saka nagpaalam. Okay, sige Tyler, mauna na kami. Paalam niya. Kaagad namang sumagot si Tyler. Sige bro, ingat kayo. Sabi pa ni Tyler. Salamat. Sagot naman ni Dave at tuluyan na rin silang umalis. Habang nasa sasakyan ay sinamantala naman ni Dave ang mag-usisa kay Molly. Anong pinag-usapan niyo ni Tyler? Seryosong tanong ni Dave kay Molly. Napatingin naman si Molly kay Dave. Ni Tyler? Wala naman. He's just hoping na sana raw maging maayos ng pagsasama natin. Sagot naman niya. Bakit? Anong gagawin niya kung hindi? Muli niyang tanong kay Molly ngunit tila nagbago ng tono. Napakunot naman ang noo ni Molly. Sa tono ni Dave ay tila nararamdaman na ni Molly na nagsiselos ito kay Tyler. Dave, anong klaseng mga tanong yan? Tanong pa ni Molly. He likes you, I know. Lalaki ako kaya alam ko yon. Sabi naman ni Dave. Umiwas naman ang tingin si Molly dahil hindi naman niya nararamdaman yon. Para sa kanya ay mabait lang talaga si Tyler kaya gano'n na lang kung ituring siya nito. Pero hindi niya alam na nagsiselos na pala si Dave sa kanya. Well, sorry pero hindi ko ramdam yon. Sagot naman ni Molly. Itinigil naman ni Dave sandali ang sasakyan. Why did you stop? Tanong ni Molly. Do you like him? Seryosong tanong nito tsaka tumingin kay Molly. Si Tyler? Nagugulo ang tanong ni Molly. Yes. Do you like my brother? Muling tanong ni Dave. Of course not. Ano bang klaseng tanong yan, Dave? Sinisigurado ko lang dahil asawa na kita. At dapat sa akin ka lang. Doon ay umamin na nga si Dave sa tunay na nararamdaman niya para kay Molly. Seryoso siya at gusto niya nang seryosohin ang kanilang pagsasama ni Molly bilang mag-asawa na hindi na kailangang ipilit pa. Hindi sasawa na siya sa buhay bilang binata kundi dahil si Molly ang babaeng hindi reserba o niloloko. Bagos ay siniseryoso. Kapag pinakawalan pa niya si Molly, sigurado siyang hindi na siya makakahanap pa ng katulad nito. Ni makakapantay o makakahigit dito ay wala na. Gusto niya nang tuluyang angkinin si Molly at kung kinakailangan nilang ulitin ang kasalan nila noon ay gagawin niya. Mapatunayan lamang niya na sa pagkakataong ito ay gusto niya nang matali at mapako kay Molly. Makokontento na at hindi nahahanap pa ng iba. Tila kinikilig naman si Molly at saka pasimpleng na pangiti. Bakit? Bakit ganyan ang ngiti mo? Ayaw mo ba? Tanong naman ni Dave. Sa katunayan ay may gusto ring sabihin si Molly sa kanya. Ilang araw din niyang tinatago at inilihim kay Dave dahil natatakot pa siyang ipagtapat sa asawa. Hindi niya alam kung paano uumpisahan at saan magsisimula dahil hindi naman basta-basta itong kanyang sasabihin. Ngayon na, tila may kasiguraduhan na ang kanilang pagsasama, ay nilakasan na ni Molly ang kanyang loob para ibalita kay Dave ang magandang balita ito. Tumingin siya ng malalim kay Dave. Dave, may kailangan kang malaman. Seryosong sabi pa ni Molly. Nagtaka naman si Dave at bahagyang kinabahan dahil sa seryosong reaksyon na iyon ni Molly. Ano yon? Tanong ni Dave. Huminga muna ng malalim si Molly at saka nagsalita. Buntis ako. 3 weeks. Magkakababy na tayo. Maluha-luha niyang sabi.
hindi naman makapaniwala ang mukha ni Dave. Seryoso ka? Nauutal niyang tanong. Mukha ba ako ng bibiro? Sagot naman ni Molly. Nakatitig pa rin si Dave sa kanya. Blanco pa rin ang itsura. Oh my God! I can't believe it! Sabi pa ni Dave. Nagsalubong naman ang dalawang kilay ni Molly. Bakit nagsisisi ka? Taas kilay na tanong naman ni Molly. Siyempre hindi. Magkakaanak na ako. At magiging tatay na ako kaya bakit ako magsisisi? Doon pa lamang, lumiwanag na ang itsura ni Dave nang mag-sink in sa kanyang sinabi ni Molly. Ganito pa lang pakiramdam. Magiging tatay na siya. Naluluha siya habang pilit iniisip na magiging tatay na nga siya. Molly, alam ko hindi naging maganda yung pagsisimula natin bilang mag-asawa. Pero maniwala ka man o sa hindi. Nung una pa lang na may mangyari sa atin, dito mismo sa sasakyan ko, hindi ka na nawala sa isipan ko. Aaminin ko, I have a lot of girls pero since that night na may mangyari sa atin, hindi ko na alam. Hindi na kita makalimutan eh. At kailan man na hindi ko pa naramdaman to. You give meaning to my life. At sana paniwalaan mo to dahil tanging sa'yo ko lamang naramdaman to. Magsimula tayo ulit, Molly. And let's make it a little bit perfect. Punong-puno naman ang emosyon na sabi ni Dave. Nangingistap na rin ang kanyang mga mata dahil sa mga luhang unti-unti nang gustong kumawala. I don't know what to say, Dave, but thank you. Salamat sa mga sinabi mong yan. I never realized this would happen, and I want you to know, sa'yo ko lang din naramdaman to. Ikaw lamang ang gusto kong awayin, at sa'yo ko lamang gustong tapakin, kaya go ako, Dave. Let's start all over again. Makabagbag damdamin namang sagot ni Molly. Nang sumunod na araw ay pinaalam na nila ito sa kanilang pamilya. Kung may pinakamasaya man sa pag-amin na ito, iyon ay walang iba kundi ang kanilang mga magulang. Dahil kay Molly nagbago si Dave at dahil naman kay Dave nagbago ang pananaw ni Molly. They both finally learned from the lessons na gustong ituro sa kanila ng mga ito. Sa wakas, nakuha na nga nilang dalawang kasagutan. Nagkaroon na ng direksyon at patutunguhan. Lalo pa ngayon na magkakaanak na sila kaya doble-doble na ang galak na nararamdaman nila. Nung una, ang intensyon lang talaga ng kanilang mga magulang ay subukan lamang kung tatagal. Kung igigit naman ng dalawa na ayaw nila talaga, ay sino nga ba naman sila kung ipipilit pa rin ang sagradong bagay na yon. Kaya sibil na kasalamang ang ginawa sa kanila. Habang lumilipas ang araw ay wala namang tumatawag sa kanila na aayaw na sila sa pag-aasawang yon. Maging si Tyler na madalas ang bumibisita roon ay naobserbahan na maayos na ang dalawa at siya pa nga nagbabalita sa kanilang pamilya na unti-unti na ang nakaka-adjust ang dalawa. Aminado naman si Tyler na nakakagusto din siya kay Molly ngunit ang tunay na pakay niya talaga ay bantayan at obserbahan ang dalawa at tila nagtagumpay nga siya. Dahil dito ay sariling desisyon na ni Dave na pakasalan na sa simbahan ng babaeng kanyang pinakamamahal nang hindi napipilitan at sarili niyang kagustuhan. Nang maayos ng lahat sa pagitan nila ay pinapunta ni Dave si Molly sa isang resort. Eksklusibo ang resort na iyon at ang buong akala naman ni Molly ay magbabakasyon lamang sila. Nauna na si Dave roon at nagpalusot na lamang na nagkaproblema sa cottage sa kanilang tutuluyan. Naroon na rin ang iba pa nilang mga kaibigan at buong pamilya upang masaksihan ang matagal na nilang pinakahihintay na proposal na ito. Nang makarating doon si Molly ay marahan na itong pumasok sa loob ng resort. Dahan-dahan siyang pumasok sa villa. Pinagmasdan niya muna ang buong lugar at talagang namangha siya sa ganda nito na may pagka-vintage style. Parang heritage at ang lakas maka-aesthetic ng buong paligid. Her knees are trembling. Hindi niya alam kung bakit. Halong kaba, saya at pangamba. Ang ganda naman dito. Sino kayo may-ari nito? Napakaganda ng ideya ng tema sa buong lugar. Hay, makapasok na nga at baka naghihintay na roon si Dave. Bulong ni Molly sa kanyang sarili. Pumasok na rin siya sa loob dahil malamang ay naghihintay na sa kanya roon si Dave. Maganda na ang labas pero mas maganda pa lang loob.
Pakiramdam tuloy ni Molly ay isa siyang prinsesa na naglalakad sa daraan ng iyon na napapaligiran ng magaganda at mababangong mga bulaklak. Nang makarating siya sa Animoy isang garden, ay tila pilit siyang pinapalapit doon ang lugar na iyon kaya out of curiosity at para makita rin kung anong meron sa loob ng magandang hardin na iyon, ay sandaling tinungo niya rin iyon. Nangingibabaw naman ang ganda ng mga tulips sa paligid at mga rosas na kapalamuti sa arko ng venue. Total, dito naman talaga kilala ang villa na iyon. Parang isang malawak na paraiso, kaya marami na rin na nagpo-propose at nagpapakasal sa lugar na ito. Sa pagpasok niya roon ay nasilayan na rin niya ang mga taong naroon na mga malalapit nilang kaibigan at buong pamilya nilang dalawa ni Dave. Habang naglalakad ay nagtataka siya dahil halos lahat ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak ay naroon. Maging sina Patrick at Fatima, pati na rin ang kanyang mga ka-skateboard ay naroon din. Hindi niya alam kung anong nangyayari pero sa pagkakataong ito ay bigla na lamang siyang kinabahan sa nangyayari. Bakas din sa itsura ng mga taong naroon ng excitement na tila kanina pang naghihintay sa kanya. Sa dulo naman ng arko ay natanaw niya na si Dave na nakangiting naghihintay sa kanya. How romantic he is. He is now waiting for the girl he wants to spend his life with. For the girl who will be a good wife and mother for him and their future children. For the girl who will love him for the rest of his life. And that's Dave, waiting for Molly patiently. Molly is wearing a white puff simple dress. Her hair is in a lower tie which makes her look simpler. Nagtungo na si Dave sa gitna ng mga rosas na korteng puso at saka tinawag ng atensyon ni Molly. Everyone seems so excited at walang mapaglagyan ng saya ng mga taong nagmamahal sa kanila. Napapalibutan sila ng mga taong makakasaksi sa panibagong yugto ng kanilang pagsasama. Muling nagtapat ng kanyang pag-ibig si Dave kay Molly at sa pagkakataong ito ay wala nang ano pa man na makakahadlang sa kanilang pagmamahalan. Dave? Naluluhang sabi ni Molly. Lumapit na rin si Dave sa kanya na nangingilid ang mga mata. Gwapong-gwapo siya ngayon at ang mukhang iyon talagang marami nang napaiyak na babae. Dave, ano to? Hindi pa rin nga makapaniwala si Molly sa nangyayari. Nanginginig na nga ang kanyang mga tuhod sa kaba dahil halos lahat ng mga matang naroroon ay sa kanila na talaga napako at tila nanunood ng isang teleserye. Molly, I want to make this day extra special. Ayoko ng bakasyon lang. I want to marry you again. Seryosong sabi ni Dave kay Molly. Namilog naman ang mga mata ni Molly sa sinabing iyon ni Dave. Marry me again? Dave? Nauutal niyang sabi. Sa sandaling iyon ay inanda na nga ni Dave ang kanyang tuhod at tuluyan ang lumuhod para sa kanyang proposal sa kanyang asawang si Molly. Molly, alam ko naging mabilis ang pangyayari sa pagitan nating dalawa. Hindi na naging maganda ang ating naging simula at ginawa na lamang nating laro at biro ang bawat pagsasama natin. Dumating pa sa puntong halos kamuhian na natin ang isa't isa't isumpa pa. Pero gusto ko malaman mo, nung sandaling nakita kita sa may tabi ng pool na nakaupo, iyon na rin yung sandali na nahulog na ako sa'yo. Bago kita nakilala, aminado ako na walang direksyon ang buhay ko. Walang dahilan para mabuhay. Bisyo, babae, ayos na. Pero akala ko ayos na talaga yon. Hindi pa pala. Kulang na kulang pa. Sa katunayan, hindi naman talaga na kompleto. Napunan yung ninais ko talaga. I want to marry you because you're the first person I want to look at when I wake up in the morning. And the only one I want to kiss goodnight. The first time that I saw these hands, I could not imagine not being able to hold them. Kaya ngayon palang pinapangako ko na sa'yo at sa magiging anak natin. Kayo lamang ang prioridad ko. At mahamahalin ko habang buhay. Ikaw lamang ang aking reyna. At siya lamang ang ating prinsesa o prinsipe. I couldn't believe na posible pa palang mangyari to sa akin. The only thing that I can offer to you is to be your peace. Softest and safest place that no one will ever harm you nor hurt you. Mahal kita, Molly.
At tanging sa'yo lamang nakalaan ang singsing na to. Kaya please, let's marry again. Sabi pa ni Dave. Halos lahat ng naroon ay damang-dama ang linya na iyon ni Dave kay Molly. Lumuluha na rin sila sa sobrang kagalakan. Lalo ng mga magulang ni Dave na hindi akalain ganito pala karomantiko ang kanyang bunsong anak. Sa pagkakataong din yon ay kumalma na rin ang puso at isipan ni Molly. Nakatitig lamang siya sa mga mata ni Dave at kitang-kita niya roon ang sinseridad kaya sinuklian niya rin iyon ng isang maluwag na ngiti na may nangungusap na mga mata. Dave, ano pa bang masasabi ko? Ano pa bang maisasagot ko? Akong kauna-unahang namuhi sa'yo. Lagi kitang inaaway. Hindi pinaparamdamang pagpapahalaga. Posible palang mangyari to. Yung taong inaakala mong magiging kaaway mo na araw-araw, ay siya palang makakasama mo rin habang buhay. Maging ako, hindi ko rin inakala na ikaw ang mapapangasawa ko. Eh hindi naman ikaw ang dream guy ko eh. Sobrang layo mo kaya sa dream guy ko. Pero hindi pala doon binabase yon. Walang dream guy sa pusong may napili ng mahalin. At ikaw yon, Dave. Ikaw ang lalaking gusto kong mahalin. Ikaw ang rason kung bakit naniniwala na ako sa true and real love. Kaya oo, bakit pa ako tatanggi? Gusto ko ring makasal sa iyo, Dave. At tanging sa iyo lamang. Buong puso namang sagot ni Molly kay Dave. At doon ay marahan ang isinuot ni Dave ang hawak niyang singsing sa daliri ni Molly. Habang sinusuot niya ito ay tumulo na rin ang kanyang mga luha na may halong ngiti sa kanyang mukha. And that proposal made everyone believe that true love is unconditional and really moves in mysterious ways. Ilang linggo lamang naging preparasyon at naikasal na rin ang dalawa. Makalipas rin ang ilang buwan ay nanganak na rin si Molly ng isang malusog na baby boy at pinangalanan nila itong Baby Santino. May sarili na rin silang bahay at nagsama na bilang isang tunay na mag-asawa at buo at masayang pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!